Mga sir, pag-uusapan po natin ngayon ang isang naganap nga po na operasyon ng ating armed forces at ito ay nagbunga na naman ng pagkabawas ng isang mataas na rebelde sa Sultan Kudarat. At ang ginamit nga po nila na asset ay walang iba kundi ang FA-50 ng ating Philippine Air Force na kung saan nga ay gumamit ng GPS-guided smart bomb. Stay tuned na naman pong muli at alamin nyo ang buong kwento ng pangyayari nga po na ginamit ng ating armed forces ang kanilang pinakamalakas na air mobility sa ngayon. At yung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel ay mag-subscribe na po kayo at pindutin ang bell button para lagi po kayong ma-update sa mga latest kong upload. Mga sir, Pasko po ng gabi habang nga po masaya ang bumansa ay hindi naman po tumitigil sa pagtugis ang ating AFP na mga rebelde sa kabundukan. At patunay lamang po sa nangyari ngang pag-deploy ng Air Force sa kanilang FA-50 upang bumahin ang isang membro na mga rebelde sa Sultan Kudarat gamit ang isang GPS o Global Positioning System Guided Bomb. Ayon nga po kay Jovi Max Oy, commander ng 6th Infantry Division na ang mga residente at opisyal ang nagsabi sa kanila na mayroong mga paggalaw sa parte ng mga rebelde may kinalaman sa kanilang anibersaryo. Kaya sila nga po ay nagkasanang isang operasyon laban dito sa kanilang kampo at sinundan mismo ng isang airstrike ng ating Air Force gamit ang kanilang FA-50. Pagkatapos nga po ng operasyon, natagpuan ang tatlong bangkay, mga kagamitan, pampasabog at sirang mga armas ng kalaban. So mga sir, nagpapakita lang talaga ito kung gaano ka-importante at game changer ang mga sophisticated na mga kagamitan ng ating buong AFP. Isang tulay nga po itong ebidensya na may ngipin na ang ating hukbong himpapoid, hindi po katulad dati. Hanggang dito na naman po tayong muli. Maraming salamat po talaga mga sir sa inyong panonood at suporta sa aking channel.